Pag-aralan natin yung panglima at yung pang-anim. Diba? So, binasa natin yung panglima, sabi hinipan yung trompeta, ano daw po nangyari? May bumagsak na anghel, tapos yung bumagsak na yon, na anghel na yon ay binigyan ng susi upang buksan yung kinatawag na walang napakalalim na hukay. Sa English po yon yung abyss. O yung walang hanggang dulo, walang hanggang alalim, abyss. Na tinatawag. Binuksan niya daw po yun. Pagkatapos lumabas yung napakakapal na usok, no, halos i-dumiling ulit ang paligid. Pagkatapos, ano daw sumunod na nangyari? Lumabas ang mga balang. Nakita na po ba kayo ng mga balang? No po, sumisira po ng mga pananim ng sa bukid. Ano po, kapag madami yan, ang tawag po dyan ay peste. So, hindi po maalala natin yung po balang ay unang binanggit doon po sa Egypt, ano po, na isa po doon sa pinadala ng Diyos na salot para bigyan ng salot ang Egypto. So this time, another form ng mga locust o ng mga balang na papatay din po sa maraming mga tao. Ano po, ano pa? Ngunit, sa kabilang banda, ipinagdilit sa mga ito. Ano po, na hindi nila sasaktan o hindi sisirain ang mga damo po ng kahoy. Sa verse 4 po yun. O anumang halaman. Ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa noong maaari nilang saktan. Sino po ba itong mga damo po ng kahoy o mga anumang halaman? Mga tao po ang tinutukoy dyan ano, na tinatakan ng pag-iingat ng Diyos. No, sabi dun sa verse 4, sabi, yung lang mga tao na walang tatak ng Diyos ang kasamang masasaktan o maapektuhan. Of course, ito pong mga tinatakan, binilang po yan eh. Diba sa chapter 7, kung naalala po natin, sila yung 144,000 na tinatakan. No? At kasama din po dito, kaya lang, dun sa great multitude, wala silang tatak. Ano po ibig sabihin nun? Mararanasan, mararamdaman, ang sakit at ang kirot. Nadala po ng hagat o yung ang tawag doon, yung binong no po ng alakdan, no? So yun po, ito po yun. Ano po ang ibig sabihin itong alakdan na ito? Mga dito po yung meron ding mga labanan na nangyari, ano po, mga sabi, mayroong mga kabayo. Mayroong mga kabayong ipinadala upang makipagdigma o magdala ng pananakit no po, sa marami pong mga tao. At may kita po natin yung isang misteryo sa verse 6 na yung mga tao, hahanapin na nila ang kamatayan pero sabi hindi nila masusumpungan. Sabi, mas gugustuhin pa ng mga tao mamatay na lang, makaiwas lang o maiwasan lang ang isang napaka-sakit o napaka-higpit ng buhay o ng pamumuhay sa panahon na iyon. Sabi na, naisin nila ang kamatayan, ngunit lalayuan sila nito. No, parang nasabihin nila sa isa't isa, mamatay na lang sana tayo. Pero sabi po ng Bible, lalayuan sila ng kamatayan. So marahil marami magko-commit ng suicide, pero di pa rin sila mamamatay. No, ganun kahigpit ito pong panahon na ito, ano po. So, sabi, meron pa yung powers ng hell. Yung kapangyarihan daw po ng impyerno ay inilabas na upang saktan daw po ang maraming mga tao, kasama po ang mga tao ililigtas pa ng Panginoong Hesukristo. No? So, ano pa ang meron dito? Sabi, out of the smoke there came swarm of locusts, yung mga balang, emblems of the devil's agents, who promote superstition, idolatry, error, and cruelty. No, marami pa daw pong mga ginagawa ang kaaway laban sa mga tao, nagpo-promote para po sila ng mga idolatry, pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga pangkukulang, panghuhulang, mga pagkakamali. No, maraming mga kamalian na idudulot pa sa mga tao. No, sa verse 11,
Sabi, ang pinuno nila ay ang anghel na bantay sa napakalalim na hukay. Sino po ba ito? O, walang iba kundi si ang kaaway, ano po, si Satanas. Sabi, ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon, dalawa po sila. Ang ibig sabihin ng Abaddon ay destruction o mapangwasa. At si Apollyon, ang ibig sabihin ay siyang nangwawasa, ano po, or destroyer. Ano po, itong si Apollyon, tagapagwasa. So, yung dalawa na yan ay walang iba kundi ang kaaway ng Diyos, na po, si Satanas. Talagang gagawa siya ng napakalaking gulo at pagpapahirap sa marami pong mga tao. Okay, susundan po ba? So, sabi, God's all-powerful distinguishing grace will keep His people from total and final apostasy. Sabi, ang biyaya doon po ng Diyos ay nandun pa. No, mag-iingat sa mga taong pinili niya na iligtas pa. At mag-iingat din sa kanila na itong mga tao na ito ay hindi na tumalikod sa Kanya. O mag-apostate o yung tumalikod pa sa Panginoon. Kasi maraming pa po talagang nakakilala na kay Lord, pero tatalikod pa. Pero alam niyo po, ang biyaya ng Panginoon dito, sa panahon po ng matinding kapighatian, ito po ang grace ni Lord. Marami pang maliligtas. And they will be part of the great multitude. No, yung 144,000, sabi, hindi sila sasaktan. Iingatan sila ng Diyos dahil sila yung data. Eh, yung great multitude, nandito pa rin sila eh. Pero sa kalaunan, sila rin po ay kasamang maliligtas. Bakit? Kasi yung biyaya ng Diyos nasa sa kanila pa upang sila ay hindi tumalikod at sila ay magpatuloy na magtapat pa sa Diyos kahit nasa matinding kapighatian. At ito daw po yung magaganap sa loob ng 5 buwan. 5 buwan na sobra-sobrang paghihirap no po, na mararanasan po ng mga tao. Magkakaroon po ng tinatawag na massive slaughter. No, maramihang pagkamatay ng mga tao. No? At yan po ay hindi imposible. Sa nagdaan pong COVID-19 na virus, buong mundo, pandemic na tinawag, nakita po natin kung paano magkamatay ang maraming mga tao sa isang iglap, sa isang dapo no, ng virus na ito. So ipinakita po sa ating panahon no, na hindi talagang magaganap ang mga massive destruction, ano po, dala po ng tinatawag na matinding kapighatian na haharapin po ng sangkatauhan. So yan po ay ipinaunawa na sa atin ang salita ng Diyos. Sabi, hindi na tayo ignorant diyan. Amen? Kasi nandyan po ang salita ng Diyos na nagpaunawa sa atin na may mga ganyan na kaganapan na magaganap sa atin po sa atin. Pag tinuloy po natin ang basa, sabi, no, basahin ko na po, ang verse 13, sabi, hinipa na ika-6 na anghel ang kanyang trumpeta at nakarinig ako ng tinig mula sa mga sulok ng gintong dambana na nasa harapan ng Diyos. Verse 14, iniutos niya sa ika-6 na anghel, sabi, kalagad mo ang 4 na anghel na nakagapo sa tabi ng malaking ilog, Euphrates. Ayan, isa na naman pong malalim na pagpapakahulugan. Sabi nung ika-4 na trumpeta hinipan, kinalaga ng 4 na anghel na nakagapos. Ito daw pong 4 na anghel na nakagapos talagang inihanda ng Diyos sa panahong katulad nito. No, sila po yung maghahasik ng another form ng massive destructions and massive death during that time. So bakit 4 na anghel? Kasi po yung 4 na anghel dito ay nagsisimbola daw po ng 4 na directions ng sangkatauhan. Diba? Mayroong north, east, west, and south. Doon daw po sila galing. So yung 4 na iyon ay nagsisimbolo daw po ng lokasyon din ng mga bansa. Okay? So pag sinabi natin west, diba? Diyan ang US, diyan ang Europe. No? Ang north, no? Gawi pa rin ang Europe. Ang east, ayan, sino yung mga taga-east? Tayo po yun, ang Asia. At meron ding, nandiyan yung China. At meron din pong magagaling ng South. So, lahat no, panggagalingan ng mga taong makakasamang
maikipagdigmang. Ang sabi, narinig pa daw niya. Sabi sa verse 16, narinig ko na ang bilang ng hukbong na kabayo ay 200 milyon. 200 milyon. Imagine niyo po kung gano'ng karami yun. Sabi po doon sa aking nabasa, minsan daw po nag-announce ang China bilang pagyayabang na sila po ay mayroong 200 milyong sundalo o kasundaluhan. No? Pero ito ay hindi naman daw napatunayan. Sabi po nung sumulat ay marahil ay 70 million pwede pa. Pero yung 200 million troops, soldiers, ay mahirap daw pong buuin ng inag-iisang bansa. Pero, nagkaroon ng bilang, marami. At ito po ay hindi lang daw pag-aari ng nag-iisang bansa kahit na siya ay isang superpower nation. No, katulad po ng isang malaking bansa, katulad ng China, ng US. So ito po ay, sabi, binubuo ng napakaraming tao sa iba't ibang bansa. Kaya po apat na anghel, eh, no? Kinalagan, nagsimbolo po sila ng apat na lokasyon ng ating pong sangkatauhan. Yun po yung ibig sabihin ng mga verses na ito. Ano po? So talon po tayo doon sa verses 20 and 21. Ito po tayo. Sabi, ang nakatira sa sangkatauhan, o ang natira sa sangkatauhan na di namatay sa mga salot na ito, ay di nagsisi. Hindi sila tumalikod ni tumigil man sa pagsamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyos ang ginawa ng kanilang mga kamay. Mga larawang dito, pilaktanso at bato, at kahoy na di nakikita, nakakarinig at nakakalakad man, ni hindi rin nila pinagsisihan ang kanilang mga pagpatay, pangkukulang, paikipin, at pagnanakaw. So ano pong sinabi bilang conclusion ng verse ng chapter 9? Sabi, sa kabila ng mga matitinding pangyayari sa sangkatauhan, hindi po ito magiging kaila sa mga tao dahil sa technology. Mayroon po tayong technology na katulad nito. Ngayon nga po, nangyari lang kanina sa US, mababasa mo na kaagad sa Pilipinas. Di po ba? So ang lahat ng kaganapan sa buong mundo ay hindi magiging kaila kahit na sa nag-iisang tao. Lahat po malalaman. Lahat ay kaagad-agad na mapabalita, no, matutweet, no, manyunyus, no, mababiyatikwarto oras. Lahat po ay hayag sa mata ng tao, sa kanyang isip, ang kaganapang nagaganap sa sangkatauhan. Subalit, sabi ng Bible, sa kabila ng lahat ng ito, ang mga tao ay magiging matigas pa rin ang puso sa paghanap sa nag-iisa at tunay na Diyos. Parang ganito po, di po ba ang tendency ng mga tao nakaalam na may Diyos ay magsisi kapag ka po may ganito ng kaganapan? Hahanapin niya ang Diyos eh, di po ba? Hahanapin niya ang Panginoon. Pero ang sabi dito, ang mga tao, marami daw po mga tao na naligtas doon po sa matinding kapigitan na kanilang pinagdaanan na hindi pa rin makukuha hanapin ang tunay na Diyos. Saan po sila magre-rely? Doon po sa Diyos na nakagisna nila na mga Diyos-Diyosan. No? Mga dati nilang paniniwala at pananampalataya. Hindi nila hahanapin ang tunay na Diyos, no, para ikaligtas ng buhay po nila. No, sabi, hindi pa rin sila tumalikod, di tumigil man sa pagsamba sa mga demonyo. Iisipin nila na ito pa rin ang Diyos. Yung nakagisna nila ng Diyos, sabi, ang mga Diyos-Diyosan, no, ng kanilang mga kamay, larawan, na gawa lang ng kanilang kamay, yari sa ginto, pila, bato, o tanso. Sabi, doon pa rin sila. Yun pa rin ang pangahawakan nila. No? Kahit na ito ay walang magawa sa kanila. Bakit po kaya? So, marami mga tao, they will know na millions of people died. Sabi, million-million tao na ang nagkamatay. Pero,
nanatili silang buhay, ganun pa man, hindi pa rin sila magsisisi sa harapan ng Diyos. Ito ba ay dahil sa ignorance nila sa nag-iisa tunay at buhay ng Diyos? Hindi po, dahil sa pagyakap nila sa kanilang maling paniniwala. Sundan po ba? So, ano pa po? Ito pong sabi, they did not repent of the works of their hands. Di pa rin nila nakuhang magsisi. They will still follow and believe doon po sa kanilang nakagisnang Diyos-Diyosan. Ano po? Ano pa? Sabi, sa pang-apat, ayun, nanatili silang sumasamba sa kanilang mga Diyos, small letter D. Ano po? Ano pa? Sabi, the people worship such things is ridiculous. No, talagang manha yung kanilang pagyakap sa kanilang maling paniniwala. Sabi, saan pumapasok doon ang pagsamba sa demonyo o pagsamba nila? Ano ang kaugnayan ng pagsamba sa Diyos-Diyos na katulad din ng pagsamba sa demonyo? No? Sabi, demonic involvement explains why people worship idols. Sabi, yung mga idols naman, yung mga Diyos-Diyosa naman, ay wala naman yan, kahoy lang yan, o bato lang yan, o inanyo ang ginto. Wala naman silang kayang gawain, tama. Pero, the demons, yung mga diablo daw po, yung mga demonyo, di ba sabi, ay doon ay tumitira. At every time na mga bagay na ito ay wini-worship ng tao, they claim it para sa kanila. Kiniklaim nila yung mga worship na iyon para sa kanilang mga sarili. Now, sabi, the supernatural component is achieved through the demon. Sabi, these things na tinawag na Diyos-Diyosan ay they believe they can perform supernatural things o yung mga kababalaghan. No, na hindi nila ma-explain. Sabi, doon pumapasok ang gawa ng diablo sa kanila po mga buhay. So, doon siya naging, demon worship. No po? Dahil sa ganong ugnayan ng Diyos-Diyosan at ng diablo na dito ay nananahan o nag-claim, no, ng kanilang mga pagsamba. So, ano pa? O nga, bakit po ganun, ano? Yung mga, katulad po ngayon, mayroong mga tinatawag na Satan's worship. Nakita na ng mata kung gano'ng kung ano ang kapangitan ng itsura ni Satanas. Pero, nakukuha pa rin nilang sambahin. Nakukuha pa rin nilang paniwalaan. No? Dahil sa yung tinatawag na ligaw, no, ang puso, ligaw ang isip sa mga paniniwala. No, nakuha nilang sambahin ang pangit na imahe, nakuha nilang sambahin ang pangit na Diyos, no, small letter D, o Diyos-Diyosan, no, because of yung tinatawag na ano yun, yung deceit. No? Sila ay na-deceive ng kanila pong paniniwala. Di po ba hayag na ngayon yung mga ganoong gawain? Naalala ko po, noong nilaunch po nila yung tinatawag na Satan's Worship in Detroit, US po yun, ano? Niligaw muna nila ang maraming mga tao na hindi nila follower o hindi nila kapanalig. No, nag-announce sila ng isang state na doon daw po yun magaganap. But actually, iyon ay magaganap sa isang state. Doon nga po, sa Detroit. No, na ang nakaalam lang ng tamang lugar ay yung kanilang mga follower o yung kanilang mga tagasunod. At malaya nilang nagawa ang kanilang gustong gawain doon, which is ang sumamba kay Satanas. No po. So sa panahon natin pala ngayon ay
present na rin siya. Marami pa ang mga tao ang receive. No? Marami pa ang nadadaya at daya po sa ganoong gawain. They don't know, di nila alam ang kanilang kasasapitan pagdating ng itinakdang panahon. So, ngayon, nasa panahon natin, kung pwede pa silang maligtas, kung pwede pa sila ay maalis doon sa ganong mali at nadayang paniniwala. So, ano pa po ang sinabi dito sa verse 21? Sabi, ni hindi rin nila pinagsisihan ang kanilang mga pagpatay. So, mayroong mga martyrs, mayroong mga murderers, no? Mayroong mga pagpatay, pangkukulang. Yung pangkukulang po dito, yung sorcery, hindi lang po ito yung pagganap ng mga spiritual things, ng mga pangkukulang. Ano po? Ano pa po? Kasi ito po ay kinuha doon sa salitang Greek word na pharmakon. Na ang ibig sabihin sa English ay pharmacy. No? Na ang ibig sabihin, kung ugatin daw po natin yung sorcery dito, yung pangkukulang, ay parang panggagamot, no? na may halong deception, katulad po ng paggamit ng o pagpag-abuso sa drugs, kasama daw po yan doon. Sundan po ba? So, paano na-link yung drugs doon? Medicine, pharmacy, no? So, yung sorcery po dito pala, yung pangkukulang na ito, has something to do with drugs abuse. No po, drug abuse or pwede rin po sa panahon natin ngayon na tinatawag na una, no? Na po pwede po pala o posibleng sa pamamagitan ng isang bakuna ay magkaroon po ng isang pwede rin, ano, posible rin daw yon ng malawakang pandarayan sa mga tao, no? O yung pagkadisgrasya ng maraming mga tao dahil mali, no, ang vaccine, ayun, vaccine na ilalabas, no, may deception doon sa vaccine. Imbis na gumaling yung tao, hindi pala gagaling, kundi magkakaroon ng mas malalang pagkakasakit. No, ano po po? Ayun, paikiapit at pagnanakaw. So, hindi daw yan hininto ng maraming mga tao. Ang dami pa ang nadaya. So, sa kabila ng mga pangyayari, alam niyo po, ito po ang biyaya ng Diyos. Marami pa rin ang buhay na po sa huli ay makakakilala sa Diyos. Marahil sabihin natin, huli na nila nakilala ang Diyos, pero nandun pa rin ang biyaya ng Panginoon. Nakakilala pa rin sa Panginoon, nasama pa rin sa bilang ng mga maraming mga tao makakaligtas at maraming mga tao makakakilala sa Diyos. Amen? So, yun po pala yun. Ayan yung tinatawag na grace ni Lord sa buhay po natin. Mararanasan pa rin hanggang sa uli sa mga taong magsisisi at tatalikod sa kanilang pagkakasala. Pero sa mga taong mananatili sa patigas na puso at kalooban sa pagtalikod sa Diyos, sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, wala na po ang pagliligtas sa kanila ng Panginoon, kundi ano ang sasapitin? Ang kahadulan ng Diyos. So, purihin ang Diyos, ano po? Naunawaan po natin, ang chapter 9 ay patungkol po sa ika-5, ika-6 na trumpeta. Pero ito po yung gusto kong makita po natin, ano po? Ang biyaya ng Diyos pala, kahit nasa gitna ng matinding kapighatian, nandun pa rin. Nagliligtas pa rin ang Diyos, no? Basta mayroong pagkilala sa sarili na siya ay nagkasala at pagkilala sa nag-iisa tunay ang buhay ng Diyos. Amen? Nandun po ang pagliligtas ng Panginoon. At pagkilala kay Jesucristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas ng kanila buong mga buhay. Pero kung tayo po ang tatanungin, gusto po pa po natin sabitin ang ganitong mga bagay? Kung ako po ay tatanungin, hindi na. Sapagkat, ngayon pa lang, alam ko na magaganap ito. Ba't ba ako tatalikod sa Panginoon? Ba't ba ako aalis sa tagapagligtas? So ngayon na mayroon po tayong pagkakataon na maging totoo sa pagsunod natin sa Diyos, maging totoo sa pagmamahal natin sa Diyos at sa maraming mga tao, maabot pa ng maraming salita ng Diyos, gawin na po natin
No? Maging totoo na po tayo sa pagsunod sa Diyos. No? Yung pong grace ni Lord na sumasagana ay tamasahin po natin. No? Na yung biyaya ni Lord, pagliligtas at pagbibigay ng pagpapala ay tamasahin natin sa panahon na ito. At sa muling pagbabalik ni Jesus Kristo, kasama na po tayo doon. Amen po? Walang papaiwan. Wala nang tatalikot sa Diyos. Wala nang dapat wala itong panahon na ito, wala nang panlamig sa Panginoon sa pagsunod sa Kanya, kundi lalo pa tayong mag-init sa pagkilala, pagsunod, paglilingkod natin sa Diyos, sa pagmamahal natin sa Diyos. Amen po? Yun po yung isang purpose kung bakit po gusto pong aralin natin bilang isang church ang pahayag. Para sa pamamagitan ano po, ng pagkaalam ng mga bagay-bagay na magaganap sa atin pong sanlibutan, yung lalo pa natin ma-appreciate yung pong goodness at saka yung grace ni Lord sa buhay natin. Na minsan sa araw, tinubos tayo ng Diyos. Minsan sa araw, yung buhay natin, wala palang direksyon, pero nakilala natin ang Panginoong Kristo. At nakilala natin siya bilang ating tagapagligtas. Yun po, no? Yung dahilan, no po, ng pagkaalam po ng mga future events of the church, mag-ano pa po ito, maglagay pa po sa heart natin ng pananampalataya, ng compassion sa maraming mga tao na aabutin pa natin, aalagaan pa natin para sila ay sumunod din kay Jesucristo. At yung passion for Christ, yung passion pa natin kay Kristo na lalo pa natin siyang mahalin, lalo pa natin siyang paglingkuran sa panahon na malakas tayo, sa panahon na hindi pa nagaganap itong mga pinag-aaralan natin, lalo pa tayong maging totoo sa Panginoong Jesucristo. Amen? Yung sa panahon na malaya pa tayong nakakapanalangin, malaya pa tayong nakakapunta sa church, di po ba? Kasi pag dumating na po ito, itong future events, di ko po alam. Ngayon pa lang po, COVID-19 pa lang, wala ng church eh. Sabihin, in-stop na yung mass gathering. How much more? Pag nagaganap na po itong pinag-aaralan natin, how much more? Sabi, gaano pa kaya sa panahon na ito? Baka ikulong na yung tao. Ngayon, kinulong na tayo sa mga bahay-bahay natin through community quarantine. Pero, gaano pa kaya ang maging hamba ng gobyerno kapag ganito na ang mga kaganapan? E baka mga tao hindi na magkikita-kita. Wala na talagang community that time. Kanya-kanya na ang mga tao. Sabi nga, dun sa verse 6, di ba? Papatayin na nila yung sarili nila pero hindi sila dadatnan ng kamatayan. Tatakasan daw sila ng kamatayan. Bakit? Kasi ipararanas talaga sa kanila yung tindi, yung hirap ng kapighatian. Ano po? Ako po, kung ako tatanungin nyo, ayaw ko maranasan yun. Ano po? At lagi kong kiniklaim ang grace ni Lord. Kaya po sa pamamagitan nito, we feed the church of the Word of God. Malaan po na buong iglesia na may ganito. Ano po? Para tayo ay alam natin, ano po, na ating tinayoang pananampalataya ay siyang tamang pananampalataya. Kay Jesucristo tayo nakatayo. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanyang pangako, sabi, para kung saan ka ako naroon, naroon din kayo. Amen? And that's one good promise, saka wonderful promise na hinihintay natin sa Panginoong Jesucristo. Sabi niya, dyan sa John 14, verse 2 po yata yun, ano, sabi, para kung saan ako naroon, naroon din kayo. Wow! Napakagandang pangako niya ng Panginoong Jesus. Siyempre, saan ba nandun ang Panginoong Yesus? E di nandun sa langit, ano po, at doon ay masagana ang mga tao, doon ay kasaganaan, ang mararanasan ng mga tao, kasayahan, kagalakan, kapayapaan, talagang totally kabaligtaran ng mga kaganapang magaganap dito po sa lupa, no, na ating pong nilisanin. Praise God! Natutupo ba tayo? Yan, nadagdagan po ba na tayo na yun pong apoy sa puso natin na lalo pa tayong magtapat sa Panginoon, lumakad sa biyaya niya, mamuhay sa biyaya niya. And yun po, we live in the grace of God. Yung wala pa tayong magandang ginawa kay Lord, eh nararanasan na natin yung kanyang biyaya. Amen? Di ba tayo gumawa ng matindi para sa Panginoon eh, talagang yung biyaya ni Lord sumasagana, umaapaw. No? Ano po natin yan? Enjoy po natin yung grace ni Lord sa buhay po natin. Amen?